Ahora, tapusin mo ba? Basta magkita niya ang Numbers chapter 21. Part pa ng Numbers chapter 21. Ito pa ng mga bilang, kapitulo 21. Numbers chapter 21. Numbers chapter 21. Now, verse number 1 to number 7. Numbers chapter 21, verse 1 to number 7. Now, verse number 1 to number 7. When King Arad, the Canaanite, which dwelt in the south, heard tell that Israel came by the way of the spies, then he fought against Israel and took some of them prisoners. And the Lord, what? The Lord hearkened to the voice of Israel and delivered up the Canaanites, and they utterly what? Destroyed them and their cities. Nanalo sila, di ba? Okay. Sapagat nanalo sila, sapagat pinakit ka ng Diyos yung kanilang panalangin. Amen? Baka matigil na makapagilihan yung Canaanites, nagkapit nila, talo nila. No? At yung mga nabihan na makakasama nila ay napalaya nila. No? Okay, alright. And he called the name of the place Horma. Verse 4, and then? Alright, verse number 4, kuhita niyo po yung salitang the people was much discouraged. Alright, nakita po niyo? The people was much discouraged. Bakit sila discouraged yung kailan? Because of the way. And the people speak against God and against Moses, wherefore have he brought us out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread, neither is there any water, and our soul loathed this light bread. Therefore, the people came to Moses and said, they have seen, for they have spoken against the Lord and against thee. Pray unto the Lord that he take away the serpent from us. And Moses prayed for the people. Right? Now, according to verse number 4, the people was much discouraged. Inahinaan sila ng loob. Anong dahil ng din? Anong dahil ng bakit sila pinagtinanan daw? Bakit naman sila? Hindi sabay ng Bible niyo? Okay. Anong ibig sabihin niya? Na because of the way. Ano ibig sabihin? Na because of the way. Ibig sabihin? Because of the way. Ibig sabihin? Anong way yung pinag-uusapan? Anong way? Yung dinadaanan at dadaanan pa nila. Maliwanag ba? Eh? Because of the way. Yung dinadaanan at yung nakikita kanilang dadaanan pa. Ano nakikita nila sa palagay nyo? Ano nakikita nila palagay nyo sa dadaanan nila? Pag dinadaanan, ano palagay nyo? Patan o lubak-luba? Ha? Patan o lubak-luba? Okay, lubak-luba. Ano ba siguro? Ano ba siguro? Ahon? Ano ka rin? Denmark? Denmark? Luso? Denmark? Sisa? Tama ba ako? Tama ba ako? Sabi ko, because of the way.
Amen? Amen? Okay, ano pa kaya? Because of the way, maginhawa yung dadaan ko, o maginalis ko, maginhawa ko, kaya mahirap. Mahirapan sila sa dadaan. Amen? Dahil ko, ano nangyari? Sa kanila, sila iba? O, sa dahil mo na-discourage yung mga tao. Ano nga sa talaga yung discourage? Pinanghinaan sila ng loob. Amen? Ano pinanghinaan ng loob? Ano pinanghinaan ng loob kaya? Ano pinanghinaan? Na siguro hindi namin ito makakaya. Amen? Amen? Siguro hindi namin ito makakaya. Ang tarik. Amen? At nung lulusok naman siguro, baka kami magkahulog. Amen isa? Amen? Amen? At siguro may tatanda ng ting malaking bag, baka hindi kami makakatawid. Ito ka niyo ba ako? Siguro hindi kami makakatawid. Pero kung nung kakalimutan, bago yung way, bago pa yung way, in verse number 1, probably, nagpalaban sila. Hindi mo tanda? Nagpalaban sila. At yung kalaban lang, mukhang mas magaling at mas magiting at mas marami. Sapagat marami silang mga kasamahan, ay ba? Ano nangyari? Marami silang mga kasamahan. Ano nangyari po? Pakalabas. Naging preso. Nabihan. Hindi mo tanda? Pero sapagat nabihan, ano nangyari? Nag-praise the Lord. Ibigay ko sa amin ng aming mga kalaban. Dapat ilan mas magbabago mo? Amen. Ibigay mo sa amin, papanalunin yung mga tayo. Pag nalo kami, we will utterly destroy them. What I mean? And according to the Bible, verse number 3, pakalabas po, number 3. And the Lord hearkened to the voice of Israel. Tama? Amen? Ginawa ng Diyos sa'yo, kanina lang, di ba? Kanina lang, ang may gumawa
manlaban dyan sa mga kalahinan. Amen? At kayo mismo nag-pray. Amen? At kayo pag-pray that the Lord hearken doon sa iyong dinig. Amen? Pero ngayon, kita mo, agad kayong na-discourage. Sino ang dahilan? Tao ba? Tao ba dahilan ng discouragement? Para ka sumit? Para ka sumit? Anong dahilan? Because of the way. Amen? Because of the way. Okay? Oh, ngayon, kung hindi kayo na-discourage, di ba? Kaya bang patagalin nyo siyang dadaanan nyo? At isa pa, yan lang ba ang pwedeng daanan? Amen? Amen? Dahil niwala ko, hindi ka naman nakita nila. Pero yan lang ba ang pwedeng daanan? Hindi pa kaya ng Diyos na mag-provide ng ibang daan kung mahirap niya? Kaya lang, anong nauna? Nakasunod? Yes? Amen? Oh, tonight. Discourage ka ba? Huh? Okay. Pinanghihinaan ka ba ng loob? Amen? Nalulungkot ka ba? Ang tingin mo ba sa sarili mo, pinabayaan ka na? Discourage ka ba? Huh? Now, misan, don't forget, misan, believe you to know that one of the effective tools ng devil ay ito talagang discouragement. Nag-effective po ito. Ha? Okay, talagang papanghihina ka ng Diyabro yung loob mo. At hindi ka kunding Kristiyano ang nag-quit na. Hindi ka kunding Kristiyano ang nawala na at ilang mga magagawa na doon ay talagang nag-quit na. Anong dahilan? Pinanghihinaan sila ng loob. Okay, then discourage sila. Huh? At ito po, at ang discouragement, ibig ko mag-review ay very dangerous. Dito na, tandaan mo lagi, this book ay one of the most dangerous things. No? Or tools. Kaya ito ang discouragement. Okay? At isang dahilan na is because of discouragement, no? ay talagang pwedeng dumating sa'yo at maranasan mo when you are doing hindi wrong, dalawa, when you are doing but the right things of God. Listen to that, eh? Ginagawa mo rin tama na para sa Lord maging discouraged ka pa. The most dangerous thing about discouragement is that you can become discouraged when you are doing the right thing for God. Tama naman yung gagawin na, di ba? Maglalagay sila patungo ng lupa? Patungo ng parang lupa. Tama? Amen? Tama ang gagawin. Pero kita mo, dumating pa rin na sila pinanghinaan ng loob. At ang lumukot, no, kapag na-discourage ka, it will lead you to sin. Don't forget that. Okay? Okay, it will lead you to what? Yes. The moment na discourage ka, it dadalhin ka ito sa pagkakasala. Sa pagkakasala. Na? Okay? Yan po ang malukot dyan. Kaya then, ikaw talaga ang madiscourage. Okay? Very dangerous point, oh. Ha? Dadaling ka rin sa pagkakansala. Ha? At mas malaking problema pa ang susuungin mo kapag ikaw ay napatalo, napadaig, ha? Sa atlet, pagkakas, ha? Discouragement. Nakatingin niya? Na-discourage sila. At ang sumunod, nagpadala ang Diyos ng napakaraming, sabi ko nun, pakalakas, serpent, ulupong.
at pinagtutuklaw ang marami sa kanila at nangamatay ang marami. Ano ba itong dahilan? Discouragement ang dahilan. Kung bakit nagsulputan ang marami ulupo, ha? Marami ang natuklaw, marami ang namatay. Bunga ng discouragement. Ha? Yes, okay. Hindi laging madali ang buhay natin. Bagamat tayo ay nasa Panginoon, alam naman po ninyo yan, hindi laging madali. Okay? Parang yung sinulis, walang pisulis, walang pintura dito sa bubong. Nagsimula pala kahapon ko, no? Hindi madali. Lene, inuulan sila. Okay? Hindi madali. Marami tayong kapatiran, may karamdaman. Okay? Parang ito, nagkatay sa alam, may sakit ko. Si Alan, may sakit din. Kapatid yata ng alam, lene. Hindi madali. Nasa Panginoon ka na, magkakasalit ka pa. Di ba? Nasa Panginoon ka na, okay, magkakaproblema ka, magkakaproblema ka pa. Hindi laging madali. Okay? Pero kung hindi tayo mag-iingat, okay? Kung hindi tayo mag-iingat, mag-discourage tayo, at itong discouragement ito ang magbibigay sa atin na magbibigay sa atin ng higit na mas maraming problema pa. Are you listening? Amen? Amen? Yes, very difficult, pero huwag tayong magpagalala. Okay? Huwag tayong panghinaan ng loob. Okay? Sapagkat, sapagkat kapag pinanghinaan ng loob, may ibig ba kanyo, ang number one, yung ang resulta ng discouragement sa mga Israelita. Number one, the result of discouragement. That's verse number four. The result. Verse number five. And the people what? Spake against God. And against what? Nakita mo? Nagsalita sila ng masama laban sa Diyos at sa tao ng Diyos si Moses. Nakita mo din? Amen? Kalina nagpupuri, di ba? Kasi wala ang panalo sa biyera. Tama? Nagpupuri. Hindi ka masalamat sa Diyos at kay Diyos na pinuno nila. Pero nung dumating yung discouragement, anong ang resulta number one? Okay, it caused the people to speak against God. Can you imagine that? Can you imagine that? Magsalita ka ng laban sa Diyos. Amen? At doon sa namumulong sa inyo na Diyos naman talaga ang nagbigay. Oh, you see, yes, sir. It caused the people to speak against God and His man. Ha? Yung Diyos na kalinig pinupuli nila. Yung leader na kalinig may kalinan, kalinig may kalinan kung binibigyan ng parag, ngayon sinisisi nila. Amen? Ang dali magbago ng tao kapag ka talagang pinanghinaan ng loob. Naliwanag ba? Amen? Ang daling makalimot ng tao kapag pinanghinaan ng loob. Okay? Yes, Christian, most of the time, kapag tayo ay napadala sa discouragement, we will begin to criticize. Okay? Or blame God and His man. O kaya, yung buong simbahan na sisihisihin mo sa problema mong dinagaanan. Liwanag mo ba? Amen? Ano kilala mo ng Diyos doon? Sa kalsada mo yun. Inaan mo na yun. Amen? Ano kilala mo ni Moses? Amen? Sabagat, even at kayo lang ba ang tatawid dyan? Si Moses pa hindi hahabon dyan? Yung hinakbang ay hapon ng mga Muslim. Amen niya siya? But of course, bumalang discouragement na wala yung iwala nila. Amen? Amen? Na kaya pang magbigay ng Lord ng ibang dadaan nila kung ito'y mahirap. Yeah. Di pa naman, nag-wanting ka ba kayo? Wanting. Marami na siya yung nalakbay. Hindi ko ba? Pagay, at sa kanilang paglalakbay, hindi ko ba yung ang Diyos kasama niya araw at gabi? Amen? In the form of what? Yes, paggabi ay in the form of what? Sa gabi, in the form of what?
Final of Kulaw. Tama? Talagang tinupad yung pangako niya, yung pangako niya, I will never leave you nor forsake you. Amen? Dumaan man kayo sa tubig, sasamahan ko kayo. Dumaan man kayo sa apoy, sasamahan ko kayo. Magandang masaya na yun. But again, because of this curse me, they speak against God and Moses. And maybe siya, oh, kaya nga tonight, ikaw ba'y pinangihinaan ng loro? Ha? Ha? Okay. At sa discouragement mo, anong mga naiisip mo? Ha? Anong naiisip mo laban sa Diyos? At laban sa dalang Diyos? Secondly, kaya nga, yung unang resulta kapag nag-discourage ka talaga, talaga hindi dapat, no? Hindi dapat, talaga na magkakalit ito sa iyo sa pagkakasala at mas mabigat na problema pa kapag ikaw ay napadala sa discouragement. Okay? Secondly, notice number 5. Okay, it was number 5. So, okay. So, verse 4, okay? The people was much discouraged because of the way and the people speak against God and against Moses. Anong salita ang lumabas sa kanilang ibig? Ha? Okay. Wherefore have ye brought us up out of Egypt to die in the wilderness? Natin niyo? Anong parang, kaya ba ba? Pinaparatangan nila ang Diyos at si Moses. Anong parang parata? Bakit ninyo? Ito, maliwanag yun, di ba? The word ye means what? God and Moses. Amen? Sa Tagalog, bakit ninyo kami dinala mula Egypt dito sa upang mamatay sa ila? Amen? Sige. Ano ba yung original purpose? Bakit sila inilabas ng Diyos sa Egypt? Ano yung original purpose? Dapat yung original purpose ng Diyos? Hindi. Kasi gagaling. Diba? Yun ang original purpose, gagaling talaga sila sa promise na. Amen? Promise na. Amen? Pangako niya ito, kanina ulit. Unang-una kay Abraham. Amen? Pangalawa kay Isa. Pangatlo kay? Di ba? Maraming ulit itong binabanggit ng Diyos sa tatlong tao ito na patriarka nila. Amen? Amen? Na talagang simula pa sa Diyos, yung lupang yan ay aking binabantayan ng aking mga mata. Para sa inyo, yun ang original purpose. Amen? At pagdating ni Moses sa kanila, yun ang binanggit ni Moses. Amen? Amen? Hindi ba maraming offer si Paraon para huwag silang umalis? Unang offer is what? Huwag na ngayon, pwede kayo magsama dito sa Egypt. No. Aalis kami. Aalis kami dito. Sapagat din ang Moses niya. Pangalawang, anong offer ni Paraon? Huwag na kayo naman, dyan na kayo sa borderline. Huwag na kayo naman. Pero talagang pinanindigan ng Diyos na ang gusto ng Diyos namin, ilalabas kami ito at pupunta kami sa pangangulong. Yun ang uyan purpose at alam ito ng Israel. Alam ito. But because of discouragement, number two, Israel lost sight of their original purpose. Alam niyo yun? Kapag talaga nag-discourage ang Kristiyano, no? Okay? Magsisimula siyang mag-isip, no? Na ang Diyos niya, hindi siya pinagmamalasakitan. Amen? At binibigyan sa Diyos ng problema para siya'y mamatay na lang. Hindi nang nangyari sa kanila.
they accused Moses of bringing them out into the wilderness para lamang mamatay. Teka muna. Yung verse 1 to number 3, nakipag-gera sila. Amen? Kung talagang ang layo ng Diyos ay papatayin sila, bakit sila pinapalalupan? E dapat pinabayaran sila makalat, mamatay na. Sa gera. Hindi na. Sa dami ng pinagdaan ng problema, nandiyan ka pa rin. Kung talagang hindi ka mahal na Diyos, bakit nandiyan ka pa, magmahal ka sa iyo? Ay kadal yung pinagdaan, pero nakatawid ka. Amen? Tapos yung pinagdadaan mo, at tingin mo, pinabayaran ka dito? Amen? Parang sinang pinta din, di ba? Di ba? Isinagay nito sa bangka at secret at ang Lord kasi likod ng bangka nakatulog. Amen? At sa kita ng dagat, tumating yung malakas na unos, nag-iiyakan sila, nasabi nila, Mama Lord, wala pa, di ba kinisi yung Panginoon, Lord, wala pa anuman sa'yo? Nang mamatay kami sa kita, sabi nyo, be a good cheer. Amen? Sino mo yung dada? Ano sabi nyo? Man is your faith. Amen? Kita nyo? Sa tapot nila, kaagad din ang kinakusahan doon, wala pa ano man sa'yo. Wala man ba? Na malulugod kami rito? Kaya, ano, nakikinig mo? Napaka-delikado kapag kayo may pakalakas. Kapag ikaw na, please God, huwag kang paminan. Okay, the experience against God was what? Sa pangat, na-discourage. Yung pangalawa, okay, they lost sight of their original purpose. Ha? Na sila pinagdadali, Lord, doon sa lupang ipinangako ng Diyos kay Abraham, Isaac, and Moses. Amen? Amen? At mula sa inyo, lalabas ang Messiah. Malimutan ba? Amen? Lalabas ang Messiah at ang mga kings. Pinuwi yung purpose, hindi ang patay kayo sa wilderness. Amen? Ganoon din, huwag niyong makalimutan. Bawat isa po sa inyo, sa atin, ang Diyos ay may purpose. Hindi pwedeng wala. May dahilan siya kung bakit ikaw ay naligtas. At dinagi doon sa Calvary, meron siyang dahilan. Amen? Marami kang pinagdaanan doon na maliit kang bata, pero iningatan ka ng Diyos. Iniingatan ka magbahagdan sa ngayon. Bakit ulit? Meron siyang what? Dinulog. Or layunin sa buhay mo. Balik tayo ito, ha? Magpunta kayo ng Revelation 49 din. Para makita niyo yung purpose niya sa ating mga Kristiyano naman. Revelation 4:11. Bakit yun? Bakit tayo kanyang, bakit ikaw ay naging tao? Bakit ikaw at ako'y naligtas? Bakit ikaw at ako'y nasa Calvary ngayon? Alright, Revelation 4:11. Nakita na po niyo? Oh, sabi nga po natin po sir. At, okay. Nakalagay niya na, the reason God created you. 4:11. Ready? Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power. For thou hast created all things and for thy what? For thy pleasure, they are and will be. Bakit kinakita? For his pleasure. Sa kanyang ikalulwalhati. Okay? Okay, meron siyang sakdan na kalooban para sa iyo. What's that to say? Because of his charisma? Musa tayo, the Christian lost sight of their original purpose. Ha? Pangatlong bagay, they distorted the truth. They distorted the thing that, okay, guys, this charisma,
kung ano-ano na ang kanilang sinabi, kung ano-ano na ang akusasyon at salita ang kanilang binitiwan. Ha? Okay. Number five. They speak against God and Moses. Number two, sabi nila, wherefore have you brought us up out of Egypt to die in the wilderness? For there is no bread. Nakatingin mo? Tingin mo sa Bible nyo? Tingin mo sa Bible nyo? Ano yung kanilang akusasyon sa Diyos at kay Moses? For there is no what? There is no bread. Ano pa? No water. Okay. Tingin sa akin. Totoo ba? Walang dinamay ni walang tubig. Sila? Totoo ba? Totoo ba? Nagugutom ba sila? Walang dinamay. Walang tubig. Anong dinamay nila? Saan nagkakain? Tuwing umaga, namumulog na lamang sila nakakainin. Nagpapalo siya ng mana. Wala tong tubig. Saan kaya ganang tubig nila? Umumukha doon sa bato. Napakalamig. Sagana sila sa tubig. Sagana sila sa dinamay araw-araw. Amen? Amen? Nung nalailangan sila ng karne, ano naman ang sandal, ano naman lumalabas? Nagpapadala naman siya ng napakaraming ugo. Pag-iwanan ba? Amen? Amen? Yun ang truth. Yun ang truth. Yung sinasabi nilang walang bread ay malaking kasi nungalingan. Yung sabi nilang walang tubig, malaking kasi nungalingan. Amen? Na wag doon makalimutan. Ha? Hindi papaluin ang bato. Sabi nyo, suppose, utusan mo yung bato na maglabas ang tubig, maglalabas ang tubig. Amen? Alam nyo, hindi rin sila naiinitan. Ulitin ko, sapagat pag umaga, yung pillar of cloud, naging pillar, ipag umaga rin silang pillar of cloud na pinapanduman sila habang naglalabas sila. Amen? At alam naman ninyo, sa disyerto, kapag gagabi, may frost din, di mo ba? Sa umaga, may init, pero mayroong pillar of cloud. Sa gabi, malamig, frost yun. Pero mayroon silang pillar of cloud. But because of discouragement, ano nangyari? Day what? Ano ka? Day? O, dinaluktot nila ang katotohanan. Amen? Nagsalita sila ng kasinungalingan laban sa Panginoon. Kaya ang sabi, ibig sabihin, kaya delikado sa ating Kristiyano kapag tayo ay mag-discourage. Amen? Huwag kang tanghilaan ng ako. Huwag mong kakawawain ang sarili mo. Amen? Amen? Kapag ikaw at pinanginalo, ay nilisin mo rin, ingatan mo ang mga salitang lalabas sa iyong bibig. Ingatan mo, baka mag-akusa ka ng mali sa Diyos. Amen? At maging sa tao ng Diyos. You speak against God and Moses. Huh? And he distorted the truth. Amen? Diba? Hindi ba nangyari pa nga? Diba? Sabi ng Lord, okay, kumuha lang kayo ng sapat sa kakainin mo, ha? Amen? Sabi ka, di ba? Pumulog na kayo. Amen? Huwag kayong magtitira. Huwag kayong mag-stock. Tama? Pero ano niya? Mati ka sa ulo. Ang marami sa kayo, sumukumuha ng sobra-sobra. At itinago, bakit? Bakit? Bakit nagtabi yung marami? Bakit nag-stock kayo siya? Kasi wala silang, what? Walang faith. Ang akala niya, eh baka bukas walang tinapay. Talagang sabay ng mga tao ito. Samantalang mga kong Diyos, He will provide all your needs. Amen? Araw-araw meron ko, amen? Ang kumuha ng marami, hindi nagkulang. Yung kumuha ng karunti, hindi nagkulang. Sapat ang pinakain nila araw-araw. Amen?
ng pugo, nagpagalan siya ng maraming pugo, di ba? Eh, ang problema nga, talagang maraming kang kasala sa bahay, di ba? At baka bukas, wala ng pugo. Ay kumain ng napakarami. Ano nangyari? Diba sa iba? Lumabas sa kanyang ilong. Kanyang maganda. Gusto na yung nag-view na sila, labas sa ilong yung pugo eh. Buhay na buhay pa. So, naman, sapat ang pagkain. Sapat ang tubig. Amen? But because of discouragement, they were, nakaday, distorted the truth. Ito ang isa, huwag kang panghinaan ng loob, alamaan ang pagdaanan, pagkatalinaan ng loob. Okay? Hindi ka palabayaan ng Diyos, magtiwala ka lang sa kanya. Amen? Kung yung kanyang buhay, inihandog sa'yo, tinapay ba? Tinapay lang, hindi naman bigyan. Eh? Kung yung buhay niya, inihandog siya, pamasahin ang mawalan ka. Eh? Kung pagdakalig ka man, nakain mo maglakad. Eh, may isa? Eh? Ang kailangan lang, huwag kang maliskari. Huwag kang panghinaan mo. Huwag kang magsapiti. Amen? Huwag mong isipin kawaawa ka. Huwag mong isipin pinababayaan ka. No? Hindi pwede mangyari. Amen? Lagi mong isipin na lamang si Kristo yung namatay ng dahil sa akin. Amen? At siya yung nabuhay muli at buhay siya magpahanggang sa akin. Amen? At siya muli at siya muli magbabalik upang ako'y kanyang kuno. Amen? At sapagat nangako ng aming Panginoon, nangako siya, kung sapagat ibig ko, kung saan ako naroon, doon dinamang kayo. Pang-apat na bagay. Makinig ko, kaya nga, delikado. Okay. Hindi easy na ang Kristiyano ay panghinaan ko. Ha? Okay? Talaga, magsasalita siya, laban sa Diyos, ano pa? Okay, they lost sight of their original purpose, ano ba? They distorted the truth, and what is also verse number 5? They hated the blessings of God. Can you imagine that? They hated the blessings na meron sila. Amen? Para bang binigyan ka ng masarap ng pagkain, tapos ibinato mo pa sa lupa yung ating pagkain, wish na pagkain na ikaw. Oo, oh, natuloy dito. Amen, Mr. Araw-araw silang pinapadala ng Lord ng mana. Amen? At binigyan ko sa inyo sa Bible, sa loob ng 40 taon, walang nakakasakit sa kanila. Remember that? Sa loob ng 40s, walang nagkakasakit, may buntis, nanganganap, hindi nakukuha na, naglalakad, amen? Walang namamanas, amen? Isipin nyo, 40 taon naglalakbay sila kanil, ni yung damit nila, ano sabi? Ang damit nila hindi naluluma yung damit. Amen? At yung bata, nung lumabas ng Egypt, ay 40 taon gulang. Ano, ilang taon na ngayon? 40 years. 44 na. Yung sapatos niya nung bata pa siya, okay, nag-expand. Totoo, read your Bible! Ni ang sapatos, hindi na luma, hindi sumikit. Napasin ka ba? Sabi mo yan. Yung damit ng bata, umaapong sa kabaw, lumalaki. Region Bible na pati. Hindi ko magiging bakit mo. Yun ang provision. Bakit? Ano? Dahil sa kinakain niya ng mana. Amen? Walang nanghina sa kanila. But sad to say, because of, yun ang blessing ha. But sad to say, because of discouragement. They what? Number 4, they hated the blessings na meron sila. Alam mo, yun ang problema. Maraming pagpapala ang Diyos sa iyo, araw-araw meron sa iyo.
nagpadala, pag nadiskans ka, baka yung blessing niya, makalimutan mo at kapukutan mo pa. At ewan mo. Yun na nga, doon sa verse number 5. Sabi na, walang tinapay dito, ni walang tubig, at in our souls wa. Ito mo. Sawang-sawa na kami dito. Ha? At ang aming kaluluwa ay nasusuya na. Saan? Ito mo. Nasusuya na kami dito sa manang ito. Saan ba galing yung mana? Sa langit? Hindi ko ba? Amen? Amen? Galing sa Diyos. Pero kita mo, nasuya ka sa ibinibili ng Diyos sa'yo. Amen, Cristo? Samantala pa, ang ating natutuhan, sa lahat, binibigyan ng Diyos, pagpasalamat ka. Sila hindi, nasuya pa. Amen? Amen? Hey, listen, nagkakaganyan ka ba? Nagkakaroon ka ba na ganyang ugali, madalas? Ha? Na yung mga magpapalam, meron ka sa bahay mo? Kinaiinisan mo pa? Kinasasawaan mo pa? Bakit? Oo, madalas. Man nangyayan kapag ikaw ang natidiskan. Karamihan sa atin, may trabaho. Amen? Amen? Bakit ka lang katrabaho? Kasi bumigay ka sa Diyos eh. Binigyan ka. Pero ngayon, yung bang trabaho na yan, na meron ka, pinagpapasalamat mo, nag-e-enjoy ka ba o nasusuya ka? Ano yung isip ko siya? Amen? Doon ko yung isip. Nag-provent siya ng more. Kung kailangan mo lang ito, mag-provent rin siya. Pero, huwag mawala sa atin ang maging mapagpasalamat sa mga biyaya ng Diyos sa atin. Amen? Amen, Diyos na? Amen. Parang pagdadiskalis ka. Talagang yung blessing na yan, kaiinisan mo pa. Very dangerous. Amen? Very dangerous. Very dangerous ang madiskalis. Now, tinanin ko lang yan. Sabi nila, and our soul loaded this light bread. Notice number 6. And the Lord what? Ito mo? Dinig ng Diyos, nakikinig ang Diyos sa lahat ng ating sinasabi. Alam niya yung ating ginagawa. Alam niya yung kalooban natin. And ito, the Lord said, fiery serpent. The word fiery is what? Makamandag na mga ulo ko. And they beat the people. Pinagtutuklaw itong mga mareklamo ito. And much people of Israel marwa. Ito man, nagkamatay sila tayo. Dahil sa tuklaw ng mga ulo ko. Sa verse number 7, natakuhan sila ngayon. Therefore, the people came to Moses and said, we have sinned. Nagkasala kami. Sapagkat nagsalita kami ng laban sa Panginoon at laban sa iyo. Now Moses prayed unto the Lord. Ayun. Humingi sila kayo ng prayer request kay Moses. Anong prayer request kay Moses? Pray unto the Lord na kanyang alisin itong mga ulupong ito. And Moses prayed for the people. And the Lord said unto Moses, okay, Moses, gumawa kami din na ulupong na yari sa tanso at ilagay mo sa dulo ng kahoy upang ang sinang tumingin bagamat matuklaw ay mabubuhay siya. Paliwanag mo ba? In number 9, ay naman na, Moses made what? A serpent of brass and put it upon the pole. And it came to pass that if a serpent had beaten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. And he said,
na faith din ang pinag-uusapan dito. Liwanag ba? Kahit natuklaw ka ng mga bandang lulupo, ang sabi ng Lord, kapag tumigil ito sa pinagawa mong ulupong na katangso, lumubuhay ka. Liwanag ba? Kung tumitiwala ka, sabi tumigil ako, buhay. Liwanag ba? O sabi ba, yan ang dalawa ni Kristo darating. Nang mababuhay doon sa krus upang ang sino man sa kanya sumahang para tayo ay hindi mapahama kundi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Amen yourself? Amen? Tonight, discourage ka ba? Pinaghihinaan ka ba ng loob? Anong dahilan para panghinaan ka ng loob? Anong dahilan? Bakit ka discouraged? Bakit ka nagsasalita ng masama? Bunga ng discouragement. Huh? Now, the cure. Ngayon, kung ako'y discouraged, ano ang kailangan kong gawin? Para dito, tatlong bagay lang. Hebrews 12:1-4. Number one, look unto Jesus. Binigay ko po yung result, yun naman, the cure for discouragement. Ano ang gagawin ko kung ako'y pinaghihinaan ng loob? Hebrews 12:1-2. Alright, verse 1, wherefore, ito ha, wherefore? Oh, okay. Yamang nakukubkub tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi naman natin walang limot ang tawag pasaan at ang pagkakasalang pumipigil sa atin at ating takbuhin, may pagtitiis ang takbuhin inilagay sa harapan natin. Verse number 2, sa King James, ito na, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Who, for the joy that was set before him, endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. Sa Tagalog, masdan natin si Jesus. Amen? Kapag nadi-discourage ka, kapag pinahihinaan ka ng Lord sa mga pinagdaraanan mo, ano ang bibig ng Diyos sa atin? Number one, masdan mo si Jesus. Iba na rin? Looking unto Jesus. Okay? Anong sabi ng bago tungkol kay Jesus? Siya na rin? Siya ang auto. Ano ba? Ang pinisan ng what? Okay, ito mo. Isin, siya ang nagbigay sa'yo ng faith, siya ang nagligtas sa'yo, siya ang nag-umpisa, siya rin ang magtatapos sa'yo. Amen niya siya? Amen? Naalala mo sa'yo ng Lord na meron siyang 100 na sheep na wala yung isa. Amen? Iniiwan niyo siya na po siya. Maliwanan ba? Amen? Then, hinanap yung isa, hindi siya umuwi hanggang hindi kompleto yung kanyang tupa. Yung nakuha ko, baglong maganda. Ikaw yung tupa na mawala, anuman ang maganap sa'yo, listen carefully, hindi kanya babayaan. Siya ang nagsimula, siya rin ang magtatapos sa'yo. Amen niya siya? Amen? Kaya ano mo nang maghanap? Alam na ito magkawin? Look unto Jesus. Amen? The author of what? Finishes the author. Hindi pwede, hindi mangyayari, hindi mababayaan kanya. Hindi mangyayari na lubmuka, hindi kanya mabangon. Hindi mangyayari yun. Amen? Wala siyang itatabot isa man sa atin.
Okay, bakit? Because he is the author of what? Yes. Amen. Lagi mo natatag, dahil mo natin sa Lord, hindi pa siya tapos sa iyo. Amen? Meron pa siyang gagawin sa iyo. Bakit? Siya ang author, siya rin ang finisher. Ng what? Ng iyong faith. Inumpisa ang kanya, siya rin magtatapos sa iyo. Okay, kaya nga, huwag kang panghinaan ng anuman ang pag-aaral ng Diyos. Okay? Kung pinahinaan ng Lord, look unto Jesus. Secondly, verse 3, for, sino po? Consider Him. Una, look unto Jesus. Pangalawa, consider Him. Consider Him. Sino yung Him? Si Jesus. Consider Him. Ha? Okay? Consider Him. Ha? Alright. Ano sabihin? Consider Jesus that what? That endured what? Endured such contradiction of sinners. Yes. Wala siyang nagawang anumang masama. Pero ito mo, pinahirapan siya, pinatay siya, ito mo, hindi ba? Amen? Ano mang hirap ng kanyang pinagdaan, hindi siya nagkuwit. Ganon din sa atin, Father. Yes, may hirap kang pagdalaanan, pero kailangan pag-iisan. Ang mahalaga, hindi ka aatras. Amen? Sapagkat, number one, nakatingin ka kay Jesus, number one, kinukonsider mo yung hirap na kanyang pinagdaan alang-alang sa iyo. So don't quit. Consider Jesus. Amen niyo siya? Amen? Consider Him. Okay? And don't quit. Notice number four. Number four, ayun na. You have not what? You have not yet resisted unto blood. Striving against sin. Siya nga, nagbubo ng dugo. Ikaw, hindi naman. Napapagalitan ka na dahil sa pag-church mo. Amen? Magkukupin ka. Aliwanan mo. Siya nga, binato, ipinako. Ikaw naman, pinagtatawanan ka lang. Kung ano, pinamaringan ka lang sa pag-andagbabalor ka, ayaw ka na. Pero sabi ko, don't quit. Don't quit. Amen? But number two, consider. Don't quit. Number two, number three, una. Consider Jesus. Number three, number one. Look at Jesus. Kaya may tatong yan. Yan ang paraan para huwag kang mag-establish. Amen? Looking unto Jesus, pangalawa, consider Him na nag-tiis ng cruz, alam-alam sa'yo. Number three, don't quit. Amen? Hindi ka naman mamamatay. Kung paringan ka nila, liwanag ba? Amen? Amen? Don't quit. Hindi ka lang mamamatay kung walang bagong bago o bagong sapatos. Amen? Namamatay ka ba sa bakit wala kang cellphone? Namamatay ka ba sa bakit pinagtawalan ka? Namamatay ka ba sa bakit pinaringan ka lang? Amen? Samantalang si Kristo, ako in the verse number 4, ano yun? You have not yet resisted unto God. Hindi ka pa hindi pa man nang tumuloy yung dugo mo. Amen? Para yan lang. Hindi pa kayo nakikipaglaban hanggang sa tumulo ang dugo na nakikipag-away laban sa kasalanan. Si Kristo nakipaglaban dahil sa kasalanan. Tumulo ang dugo para sa iyo. Okay. So, complete. Okay? Huwag kang panghinaan ng Lord. Okay, ano man ang pagdaan mo, huwag mong isipin na kakaiba ang iyong dinaro. No, hindi kakaiba. Nangangaroon, yung mga nadadaan mo, pinagdaanan na rin ng iba. Nakatawid sila, makakatawid ka rin. Amen? Nakalagpas sila, makakalagpas ka rin. Amen, Jesus. Anong kailangan na ulit? Number one, palabas, looking
number two is what? Consider Jesus. Number three? Don't quit. Don't quit. Okay? Yes. Discouragement, I very deadly. Amen? Very dangerous. But if we look to Jesus and consider Him, okay, consider Him. No? At talaga, magpapahinga rin ka sa kanya. Yung kanyang kalakasan ang maliit yung kalakasan. Amen? Sa pangunit-pangunit, sabi ng Panginoon, sa mundo ito, mayroon tribulation, pero lakasan ninyo ang inyong loob. Na pag nagtagumpay ako, magtatagumpay din kayo. Amen? Don't be discouraged. Saan lang ito po yung lahat ng lahat ito? Salamat po sa gabi nito.